Sino yung palagi mong kausap or close? Ang nagiging nakausap ko lagi si ano, si Claudia. But aside from Claudia, lahat sa industry ng journalist, lahat ng mga reporter na ano, close talaga sa akin. Mag pandemic, may bagyo, may tsunami. Kaya most of the time, hindi artista yung kausap ko. Mga reporter ang makakausap ko. In Singapore. And last na lang, kasi parang other celebrities have parang feeling nila, parang natatakot sila sa mga reporter. Ganyan. Pero ikaw, it seems na darling very of the welcoming press. Ka sa mga showbiz reporter. Darling of the press. Hindi ka natatakot, in fact. So, why is that? Parang ano yung experience mo back then na made you feel na ito yung mga gusto kong maging kaibigan? Ito yung mga gusto kong... Number one, bakit naman ako matatakot? Kasi wala naman akong pinatago. I'm very bold na lagi kong ano, kung ano yung nakikita niyo sa akin, kung baliw man ako, baliw ako today, tomorrow, okay ako, kayo na mag-adjust. So, wala akong pinatago. Kaya, lagi ko silang, ano, tanggapin niyo ako kung baliw ako today, tomorrow mag-ino ako. So kaya yung nagiging matindi yung relasyon namin sa mga ayong sa reporter na kaya kadikit ko hanggang ngayon. Okay, kahit walang pelikula, di ba? Ang tagal-tagal ko nang wala sa showbiz. Pero andiyan pa rin sila sa akin. Kasi naiintindihan nila yung kabaliwan ko. And I love them. They know that and I love them. Kilala mo. Diba? Kilala mo by name? Kilala mo pa rin, diba? By name. Kilala niya pa by rin. Name. Oo naman. Diba? Lahat. Pero, Marinella, alam natin, may anak na. Ikaw ba papayagan ng husband? May husband pa rin ba na nagpagpapaalaman? Huwag na yun. Huwag na yung pag-uusapan. Ako yung nag-decide. Talay! Diba? Walang pwedeng huminto sa gusto ko na nagbabalik ako dito. Like I said, so ikaw lang umpisahan mo ulit yung mga ka-close katulad mo dyan. You know, hindi man tayo nagkikita, hindi tayo nag-uusap. But I'm sure, tumatakas sa puso ko. Ako din sa puso ko. Kaya sabi ko nga kay mama dito, ayan na, eto na yun, di ba? Marinelle kasi nang-woodlot lagi, di ba? So eto na yun! Ano yung mga plans niyo na while yung mga plano namin, si manager ko, si Lito, ang nagpa-plano lahat niyan right now, which is that we're cooking something, but hindi pa tapos. So, mamaya na namin sasabihin. Next na pag-uwi ko ulit, makikita tayo. Doon na namin sasabihin. Marinella, ang question lang, meron ka ba list in your mind na gusto mong makatrabahong director or artista sa pagbabalik mo? Again, hindi naman ako nag-choose ng director kasi all directors are good and they're all great. Again, I will repeat again, I'm here to reunite again sa inyo, mga reporter, sa mga director ko. I will try my best kasi I feel that me and Mama Lito, we tried our best to help during pandemic, which is that my knowledge na, yung knowledge din ng manager ko na hindi namin ma-expand. So, this time around, maybe we will try our best, no promises, we will try our best to help. Marinella, so, yung tanong mo sa akin ng mga director kung sino gusto kong makatrabaho, wala po akong pipiliin kasi lahat sila magaling. Okay. Dance Marinella, napuntahan ka namin sa ano, sa Lucky Plaza sa Singapore. Yes. Ganda-ganda ng ano mo, boutique doon. Correct, bongga. Kumusta yung boutique mo sa Lucky Plaza? Okay naman yung ano, yung boutique ko sa Lucky Plaza, but I sold it. Kasi it's time. Oo. It's time. Ganun naman, 'di ba? You built a business. It's time to make your money if someone wants to buy. And yeah, it's a good profit for me, so I have to let go. Ah, okay. Ma'am, dito ba magpo-produce ng movie? Opo. Niluluto pa po yun. Next time na pagbalik ko, sasabihin na po namin kung sino yung mga gas. Nagutom na daw siya. Okay, did you decide na lang po na sumabak sa pag-produce? Pero ano ba, game ka din sumalang dun sa movie mo? Hindi lang po yung dahilan na pag-produce.